Grabe naman tong rides na to. Ano yun? Ay, man. Suka ka dyan. So ayun na dito tayo sa Calgary, ayan, dediretso na tayo ng Lit Bridge. Dito tayo nag-overnight. Hello! Hello! So ayun na nga, Heno, ano, dito nga pala tayo ngayon sa Calgary. Kung napanood yung video natin, galing pa tayo ng Edmonton. Tapos dumaan nga tayo dito sa Seafood City kasi bibiniling kasi sa atin yung mga taga Lit Bridge na bilhin daw muna natin dito. Ayan, nandito po tayo sa Seafood City, Calgary. Dito muna tayo, dumaan tayo sa Baker's Avenue. Tapos chinek muna natin pala yung gulong dito kasi medyo mahabang biyahe din yun. Siguro nga may 2 oras kalahati yung biyahe papunta dun sa Lit Bridge. Ito nga yung pangalawang pagkakataon namin na makakapunta dun. Pero mas magandang punta natin ngayon kasi mainit pa. Siyempre tayo, tulog tayo sa biyahe. Ito nga itsura natin pag nakakalma lang. Pero grabe, ang pogi ko talaga. Tapos dumaan nga muna pala kami dito sa A&W kasi magkakami muna kami para maulaman lang yung antok namin. Tapos ito nga ang harapan ng sasakyan ni Pinuyig, puro na insekto. Tapos ito, nalagatay na nga lang pala ako dito sa labas. Sila Prince na lang pumasok para bumili ng kape. Siyempre, kape is life tayo. Pero grabe, ang pogi ko talaga. Tapos nandito na nga tayo sa Lit Bridge. Ito nga yung tulay na talagang sikat na sikat dito sa Lit Bridge. Tapos may dinaanan muna pala tayo ditong pagkain. Siyempre doon tayo sa Filipino restaurant. Support tayo dyan sa mga kababayan. Ito na nga yung beef pares. Sobrang solid nga yung beef pares. Ito purong laman talaga. Kilala ko po kayo. No? Ay, hindi mo. Si Mama. O diba nga, kamamon pala to si Ate Rachel. Ito nga daw restaurant na to nila, 3 months pa lang to. Siyempre, ipopromote din natin yan kahit papano. Tapos tinawag ko nga sila para magpa-picture sa akin. Sabi ko nga, huwag niyong sasayangin yung pagkakataon na may poging pumunta dito sa inyo. So ayun na nga, nandito tayo sa Lit Bridge, Naskis, Kusina. Ayaw ko na dito kayo puntahan nyo to kung mapasyal kayo dito sa Lit Bridge. Iyo, si Ate. Support natin. Chicken skin. Si Brad, Brad, magsalita ka. Ayoko. Hindi, sige ka. Napakaganda po. Ito po dapat. Pupunta, ayaw. Pupunta dapat kami dito. Tapos eto na nga, syempre kinain na natin yung binili natin doon. Meron pa nga ditong Shanghai. Tapos nandito na rin tayo sa mga kamag-anak ni Pinuyig. Dito nga tayo tutuloy ngayon at matutulog. Tapos eto na, nagpatirintas nga tayo dito ng Bukit China. Ang hindi messy ang bukit. Ay, ganda. Ay, naputo na! Tapos eto na, nag-YouTube pa nga sila dahil dito. Pero grabe, ang pogi ko talaga. Bali ngayon naman pala, papunta na tayo sa Tabor. Pupunta nga tayo dun sa Corn Festival. Siyempre pag Corn Festival, alam nyo na maraming mais dun. Bali, 2 sasakyan nga pala kami kasi talagang sobrang dami namin ngayon. Kasi yung mga pinuntahan natin sa Calgary, kasama rin natin. Sila nga itong nandito sa kabilang sasakyan. Tapos eto na nga, nandito na nga tayo sa parking lot. Talaga sobrang daming sasakyan dito. Napakadami palang tao. What are you doing? Don't give up. Napakaganda nga ng araw dito. Buong akala nga namin napakalamig dito kaya nagdala kami ng napakadaming jacket. Tapos eto na, pagpunta nga namin dito, talagang festival na festival. May mga tugtugan, tapos napakadaming mga bilihan ng pagkain. Huwag kang kukuha dyan, gumi. Totoo nga. Tapos si madam nga dito, pinag-iinitan agad yung mais. Pero makita mo naman talaga, puro balat ng mais dito. Talagang corn festival talaga. Fantastic. And speaking of fantastic, look at this big red thing down here. I'm talking about the barrel, huh? O diba nga, napakadaming tao talaga dito, pero buti na nga lang talaga, meron ditong BFF si Prince. Prince! Tatlo ba dapat? Tatlo. Ayun. Pasok konti, Mark. Yan. Tapos napakadaming ang food truck dito. Itong mga food truck na to, pang summer lang talaga to kasi hindi naman nila kaya pag winter kasi sobrang lamig na. Pero kadalasan nga sa mga food truck talagang masasarap talaga kaya sinasamantala rin ng mga tao.
Tapos pumunta nga kami dito sa bandang dulo. Dito nga yung parang karnibal. Napakadaming mga rides. Pero ayaw ko nang sumakay sa mga rides kasi nadala na ako dati nung nahilo-hilo ako dito. Nasira na yung buong araw ko. Unang bungad pa nga lang namin, ito agad yung nakita namin. Napakabilis namang umikot nito. Pero kung makikita mo, napakadaming nag-aantay. Mga gusto rin sumakay. Siguro kung ipasok mo sila dyan sa haluan ng semento, gustong-gusto rin nila kasi ganito rin yung umikot. O nakita nyo yung mga sigawan na yan? Makikinood na lang talaga kami dito kasi sa pila pa lang talagang ubos na yung oras mo dyan. Nag-iisip-isip na nga sila dito kung itutuloy pa nila yung pagsakay nila. Pero parang mga dismayado na agad. Pero grabe. Tapos napansin ko nga itong mga naka-duster na to. Sila doon ay mga Mennonites. Medyo na-intriga nga ako sa kanila. Kaya kung gusto nyo i-search, i-google nyo na lang. Dito nga sa Canada, kahit mag-iwan ka dito ng mga jacket mo, ng mga gamit mo, siguradong mababalikan mo pa yan. Tapos syempre, pag may mga festival, may banda yan. Pero hindi tayo makasabay sa kanila kasi mga country song yung mga kinakanta nila hindi naman natin alam. Tapos sinahanap na nga nila ako, tinuturo nga ako ni Madam. Mano po palang title nitong kinakanta nila. Abay, magagalang naman pala sila dito. Tapos eto at pinag-iinitan ko na talaga yung mais dito kasi napakatamis do talaga ng table corn. Eh ang binili naman nila ay yung popcorn. Akala ko may pasini dito kasi may popcorn. Pero napakalaki naman ng serving nila ng popcorn dito. Talagang ewan ko na lang kung hindi magasgas yung dila mo dito. Pero grabe, talagang kahit sa popcorn pa lang masarap na. Eto naman si ate, akala mo talaga mauubusan siya ng popcorn. Isang sako na yung binili niya. Tapos dito na nga kami nag-start mag-ikot-ikot kasi nakaramdam na rin kami ng gutom. Tapos ayun na nga si madam na nga nakipag-usap. Ayaw kasi nung maraming nakalagay. Ang gusto ko yung plain na mais lang. Kagaya nitong mais na to, may mga nakalagay pang mayonnaise. Eto nga yung gusto ko, yung nasa cup na. Ayaw ko nitong ngangat-ngatin pa kasi mabasag ang binners natin dyan. Siyempre, nag-iingat lang. Mapagalitan tayo ng Great Smile Family Dental. Shoutout nga pala dyan kay Doc Rod Montaño. Eto nga yung sinasabi ko sa iyo, napakadaming nilalagay. Natural na masarap na yung mais. Pero siyempre, desisyon nyo naman. Bahala na kayo sa buhay nyo. Siyempre, pag festival, may bilihan nga yan ng beer, pero nakahiwalay nga siya kasi kailangan talaga ditong i-check yung ID. Kailangan 18 years old pataas ka talaga. Tapos nag-start na nga rin dito yung fireworks kaya medyo malayo dito sa lugar namin, dun sa dulo. Tapos magbibili ka pala ng beer, dala-dalawa lang, hindi ka pwedeng bubili ng madami tapos itambak mo dyan sa tabi mo. Oh, cheers na, cheers! Abay, si madam nga dito, cheers dan cheers, pero hindi naman niya nainom. Pero talagang syempre, nakapag-unwind din tayo dito kahit papano. Tsaka syempre, namimit din ni Prince yung mga kaibigan natin dito sa Canada. Yan ha, habing pan ka, gumahabing pan. Salamat po sa mga pumunta. Ayan, nagkaroon tayo dito ng meet and greet sa table. Let's play. Mabilisan. May papayawag ka pa, Gum. Alam nyo kasi importante din yung pakikisama sa buhay natin. Nakita nyo naman yung si Prince, di ba? Napakadami nagmamahal sa kanya. Napakadami na nagbigay ng ayuda. Lord, as you are. Marius nga. Ayan, nakilala natin dito sa Tabor. Nakilala ko lang kasi siya, may mas nakilala. Ay, wow, ayos ha. Ayan, shoutout po dyan sa mga taga Kabanatuan. O diba nga, may mga kamamon pa rin tayo dito. Talagang maraming salamat sa suporta nyo. Tapos syempre dahil TikTok is life ka talaga, magti-TikTok ka kahit saan, kahit hindi nyo marinig yung music, basta galaw lang kayo ng galaw. So ayun na nga eh, no? Sa ordinaryong araw na naman nga pala, ayun, may pupuntahan tayo mga nagpa-podcast daw. Ayan, in-invite tayo para sa kanilang interview. Let's go! The Humble Beginners. Ayan, si Tita Beng. Hello! Si Prince na hindi pa naliligo. The Hikers. The Hikers. No, dinaya mo kami ang plano. Hindi tayo maliligo, biglang naliligo ka na. Oo. Dinaya mo kami. Nakakalamang lagi. Si Madam, ayan. Natin ng Prada na tapos, didiretso tayo ng water tone pakatapos nito. Maganda po dito sa, ano, kahit saan po pwede kayong tuma. Hindi, joke. Sa sobrang open niya. Sa sobrang open, kahit saan na lang. May superstore din dito. Yeah.
Ayun, sige Prince. Welcome to your room. Pagpasensyahan mo na anak ang ating na book ngayon dahil hindi siya ganun kalakihan. Ito po yung kwarto ni Prince. Solo ka muna dito Prince ha. Sige lang. Oh, ito naman ang aming room. Exotica.